Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, it's Joyce Yo, your Master Mindset. If you are new here, I want you to know that in this channel, I do business and investment opportunities videos. So if you think that you're in the right channel, hit the subscribe button and the bell beside it so I can keep you updated every time I post another video. Before we dive in, I would like to show appreciation to our community. We wanna shout out one business boss of the week and one YouTube account of the week. Thank you so much for messaging and for sharing your stories and sharing my videos to your audience also. So if you're wondering how you can be featured on my next video, you can comment down below on this week's video and share a brief story of your business. And also, what you can do is take a screenshot of this video and share it in your IG stories. And don't forget to tag me, it's Joyce Yo. Dreaming of setting up your own business? So for this video, I will be remaking my video about how much is the capital for a laundry business. Alright, so why am I remaking this video? Kasi, yun kasi yung mga first gawa ko ng video. So, hindi ko alam na I downloaded a no copyright song. And yon, nung kumikita na yung video na ang dami nang nanonood, so may nag-claim na may copyright daw yon. So hindi ko alam na that's how it goes pala sa videos. So tinanggal ko na lang yung video na yon para, alam mo yon, hindi na lang marami pang gulo. So, and this will be a remake of that video, pero we will not be in the laundry shop na. Kasi yung laundry shop, hindi natin mapupuntahan ngayon. But I will be inserting some clips naman. We will mainly focus on the capital itself on how to start. Kasi I have an e-course naman na ilo-launch ko pa lang. Yan. Kasi I do online coaching before. So I'm still working on it pa. So hopefully, it will be available next month. So it's a full e-course on how you can start a laundry business. So wait for that sa mga interested po. It's a more in-depth knowledge on how you can build a successful laundry business. Alright, so this one naman, we will be mainly focusing on how much is the capital for you to start. Okay, so the reason why I'm doing this is because before, during my time, when I was starting or when we were starting the laundry business, I didn't have an access to a lot of information sa internet. That's the reason why sobrang natuwa ako na gusto ko talagang i-share sa inyo yung all about the laundry business. Kasi malaki yung capital na gagamitin natin for the laundry business. Kaya ayoko na masayang yon, alright? Kung malulugi lang yon, di ba? Tsaka maganda kasi na alam natin how much talaga yung presyo sa market para hindi tayo maloko ng ibang supplier. And we should be really smart about it. Kailangan nating mag-research ang mga supplier. Yun yung pinakamahalaga. I realized over the years na support ng supplier mo yung pinakamahalaga. Alright, so let's start. So for the first capital, this I am only speaking for my own experience, alright, kung paano namin siya na-fund. Okay, so just to give you an overview, we funded the laundry business as partnership. I have business partners, which is my sister-in-law and my brother-in-law. So tatlo kami doon, but we have the biggest share and I'm the one managing it. So yun, so that's how we got the fund. So in my next video naman, pwede kong ikwento sa inyo on how you can ask someone or paano ba yung flow ng partnership when you want someone to invest in you. Alright? So, yun. The total capital na na-spend namin sa laundry is roughly 1.6 to 1.7. Alright? Bakit? First one kasi na kailangan mong pag-spenda ng money is, syempre, if you have the location na, you look for the location and then you will have to pay for 3 months or sometimes mga 6 months na rental eh. So for us, rent namin is 30,000. So magkasama sa capital namin yun na nagbayad kami ng 90,000 for the initial deposit of the location. So that will be your, yun yung pinaka ano namin,
Pasok. Sino yan? So, yun yung pinaka-initial na binayaran namin for the laundry location mismo. Number one is, we spent 155,000 per set. During that time, that's the presyo ng per set ng machine. Times 5, kasi 5 sets yung sa amin. So, kuha tayo ng calculator. So, 155 times 5. So, 775,000, okay? 775,000 for the machine pa lang yun. The next will be the installation. So, for the installation, kailangan to. Kasi, yun yung magiging pipings mo, everything para malagay yung machine mo. So, for that, we have a supplier before. Yung supplier namin, meron kasi siyang package before na basic and then complete package. So, we got the separate for the machine and then separate for the basic package. Yung basic package lang, that includes the pipings lang, machine. So, it's 200,000. Alright? So, 775 plus 200,000, 975,000 na yun. Okay? So, laging ganun ha. Laging magkaiba yung bayad ng installation. So, for us, lima yung machine namin. During that time, yung supplier namin, pumayag sila na slot siya for 7. So, may dalawang slot pa kami natitira doon. So, if we want to add additional machine na lang yung bibilhin namin kasi may mga pipings na. After that, ang sunod namin na binayaran is syempre the renovation. For us kasi, we got the location, dati na siyang coffee shop. So, nakuha namin yung place, binayaran namin sa dating may-ari ng 50,000. So, basic na lang naman yung gagawin namin for the renovation kasi may CR na, may mga lights na, and mukha pang cozy. Also pala, kasama pala dun sa machine and sa installation, yung housing, hindi pala siya kasama dun sa basic renovation na ginawa sa amin ng supplier namin. So, it's 50,000. Binayaran namin yung housing na yon. Pakita ko sa inyo. Yun yung parang nakabox yung machine mo para hindi lumabas yung init. But unfortunately, may mali talaga sa ginawa nila. Kaya ang init. That's why I'm telling you na you have to find the right supplier. Kailangan alam nila yung ginagawa nila. So, that's my failure, okay? But, I'm wiser now. Ayan, kung pwede lang ulitin, gagawin ko, but hindi na. So, that's the housing is 50,000. This one, sinasabi ko sa inyo, para lang next time, alam nyo kung ano yung mga dapat itanong nyo sa supplier nyo in case meron na kayong supplier. So, hindi pa kasama dun yung ano, yung water tank. Kasi yung water tank, sabi ng supplier namin before, is hindi daw siya, pwede na daw siyang wala. Kasi malakas naman daw yung supply ng water. So, sabi ko, okay, pwede naman palang wala. But, unfortunately, nung ginagawa na, kailangan daw namin. So, we bought it for 30,000. 30,000 namin siya binili sa kanya. Kaya, and during that time, wala, hindi ko pa masyadong alam yung mga ganyan, diba? Technically. So, but I have my husband to help me, kaso may inaasikaso din siyang ice sa Zamboanga. Alright? So, to cap it all off, so, I have another 50,000 plus 30,000. Meron ng 1,055,000 plus another 50 sa renovation is 1.1 na yon. Hindi ko pa pala nasama dito yung 90,000 for the rent, okay? So 1.2 roughly na siya. So ano pa? Yung renovation, we still bought a lot of things. So supplies, even yung doctor's pin sign. So we bought that for 25,000 para maganda kasi lighted na siya. And yun kasi yung gusto ng may-ari, kailangan presentable kahit laundry business siya. Kasi supposedly they don't want a laundry business dun sa ano na yun eh, sa place na yun kasi parang madumi daw tingnan. But I told him na initially we will put a coffee shop together with the laundry business. But hindi nga naging successful kasi masyadong mainit yung lugar. So eventually, nagtayo kami ng coffee shop in partnership with my friend. So hindi bumenta yung coffee, so we have to close it. Kaya marami na rin kaming mga damit kasi na nilalaban, tumasikip na rin. I have a lot of, ano talaga, story about the laundry. And you can find a lot of that sa ano ko, sa mga videos ko. I have a full playlist of laundry business doon. So, but, ano lang kasi, bago pa lang ako nagbablog noon. Okay? So, yan, sa renovation, I think we all, sa pagbili ng mga counter table and also
the folding area. So we spent siguro mga 200,000 doon. So 1.4 na siya, roughly. 200,000, kasama na lahat yun. Mga ano mo, lighting mo, mga baskets mo, yan. Mga tables and chairs, mga lalagyan ng damit. So yun na yun. Another na pagkakagastusan nyo also na talagang sinasuggest ko na dapat meron kayo nito is the POS, okay? Yung POS na yan, that will be your system. Kasi dyan yung heart ng laundry business mo. Kasi kung wala to, I don't think na you will be successful in laundry business. Unless you will be there 24/7 or hanggang nag-ooperate yung laundry mo, nandun ka para tingnan yung mga staff mo, what they're doing. Nakabantay ka lang, alright? So, yun. This POS system will help you systematize your operation. How? By means of inventory and also parang, imagine like parang nasa Jollibee kayo, okay? So, doon mo na, ipapunch mo na lahat ng gagawin. So, even drop off, may mga listahan ka na doon. So, ipapunch mo. So, ngayon, that machine, the POS, will not, the machine will not work without the POS sending the signal to the machine, okay? So hindi sila makakapaglaba manually, all right? Ang kailangan nilang i-input lahat ng gagawin nila doon sa system. Ibig sabihin, may transparency kayo. Alright? So, makikita mo lahat ng sales mo doon, everyday and monthly. Maraming function yung POS na yan. That's why, bilib na bilib talaga ako sa POS na yan. Okay? So, ang maganda pa dito is that, nung before nagmamanual kami, compared dun sa nag-POS na kami, grabe yung sales na ano namin, na parang nawawala. Kasi, nung nagmamanual kami, yung sulat-sulat lang, ano, laging sakto yung binibigay sa akin ng money na nire-remit sa akin. So, nung nagka-POS na kami, it's always na, syempre, hindi mo maiwasan yan. May talagang magsusobra, may magkukulang. So, lahat yon nakikita namin sa system. And also, yung mga sabon, nakikita namin anong nagkulang, sobra ba, alright? So, and also, kahit hindi kami pumupunta doon madalas, they can always send me the sales every day. You just need to have an internet, kahit smart bro lang yan, na internet, basta connected doon, masisend nila sa'yo everyday. So, ang sarap ng pakiramdam kasi kahit hindi ka na araw-araw na kumuha doon ng money and i-check yung sales nila. So, deposit sa banko and then sales report sa akin. Okay? So, that's the ease of having the POS. And that POS is 180,000. Okay? 180,000, so 1.6 ka na. So, the others, siguro yung mga ginastos namin doon, miscellaneous, eh, syempre, when you're starting, you have to spend for, alam mo na, sa staff, yung paghahanap mo ng staff. So, yan, that's, kailangan mo rin kasi mag-alat ng working capital. Working capital means, kailangan makasurvive, makabayad yung shop mo na expenses kahit wala kang kita. Siguro, kahit 6 months, 3 to 6 months, kailangan mo yan when you're starting, okay? So, for us, meron kaming tinabi na pera na 3, 6, 9, mga 120,000 para lang ma-sustain namin yung buong 3 months. Kasi, I'm sure na 3 months, hindi pa malakas yung laundry mo. Kasi, yan pa lang yung time na nagbibigay ka ng flyers, di ba? Nagpapakilala ka pa lang sa tao. So, that is the capital na estimate mo sa laundry mo dapat, okay? Kung magne-negosyo ka, hindi dapat saktuhan yung pera mo. Kasi what will happen if after pagkatayo mo, hindi naman yan agad kikita eh. 3 months pa yan na maghahabol pa siya, na probably maswerte ka na kung break-even ka. So, yun, you have to prepare for that. And also, ang laundry business kasi yung capital mo dyan is the machine. Without the machine, it will not work. Hindi magwo-work ang laundry business mo. So, you really have to take care of the machine. And also, kailangan mo talaga ng maayos na supplier. That's the reason why I came into the picture. Yan. So, I came into the picture kapag magtatayo kayo ng laundry business. So, I suggest yung laundry supplier na alam ko na talagang may support and magaling, alright? Magaling in terms of, yun, communication with you and ganda yung support nila kasi kasama na rin sa kanila yung POS, alright? So, if you wanna know more about it, you can just contact me para ibigay ko sa inyo, i-connect ko kayo kay Sir Dec, alright? So, yun lang.
That's all about it, guys. Sana nakatulong tong video na to. And this is also important if you have a business partner para malatag mo sa kanila kung ano ba yung mga gagastos niyo when you do the laundry business. Alright? So, guys, abangan niyo po yung e-course ko. Sana by next month sa mga interested po. And yun, see you guys on my next video. So, don't forget to hit like, share, and subscribe for more videos like this. Bye!